The El Niño warning system of the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA will be adjusted to the next level from El Niño watch to El Niño alert. This means that the possibility of the phenomenon's existence is about 70 to 80% for the next 2 months. So meaning kapag itinaas ng PAGASA ang El Niño alert, ay ibig sabihin po meron na tayong required na mga early action, meaning po may kasiguraduhan na na matutuloy ang El Niño. However, before the country experiences the impact of El Niño in the last quarter of 2023, there could be an extreme weather event of having an intensified southwest monsoon. This also happened during the El Niño event in 2009 to 2010. Historically, kapag meron po mga ganitong El Niño at ganito yung mga possible na start ng El Niño, yung pong ating habagat ay medyo nag-enhance. So, ibig sabihin po, medyo marami pa tayo matatanggap ng mga ulan sa panahon ng habagat kapag ganitong paparating or pa-develop pa lang yung El Niño. El Niño threatens agriculture. Former Agriculture Secretary and Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor said that there should be a lead agency to address the impact of El Niño. Below normal rainfall is expected and agricultural water allocation from dams for irrigation will be the first to be cut if the supply is below the normal operation. Ang priority ng NWRB, halimbawa yung tubig galing sa Angat Dam, yan po ay multipurpose yan. Palaging inuuna ng NWRB yung water supply sa Metro Manila. So secondary po yung pag-supply ng patubig para sa, lalo na po sa ating palayan. The bureau plant industry expects vegetables to be affected by El Niño aside from rice. However, they are informing the farmers about the varieties that can withstand the challenges in water supply. Kaya po naging objective din ng ating mga breeders, no, is to make our crops climate resilient. So example na lang po, no, yung broccoli, di ba po nakasanayan po natin na ang broccoli ay tinatanim lang sa malalamig. Pero meron na po mga varieties na pwede po siyang itanim sa lowland or dun sa mga lugar na hindi po malamig. The National Irrigation Administration said that even during El Niño, farmers' income could be increased. At the end of the day, pag ito ay talagang affected na talaga, hindi kulang talaga ng tubig, again, ituturo natin sa ating mga farmers yung tinatawag na diversified cropping o yung high-value crops. Sa totoo lang, sir, Opo. Mas malaki pa po ang kikitain ng mga magtatanim ng high-value crops kesa sa rice. President Ferdinand Marcos Jr. already formed a task force to address and mitigate the possible impact of El Niño. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, we serve the people, we give glory to God.